tayo ng mga polis. Bulagas lang yan. Huwag niyo palusutin. Hanggang bayan lang yan. Paglagpas ng San Antonio, hindi nasusunod yan. Lukob, tigitan mo. Sarento, Abelardo to! Tigil! Sabi ng hinto nyo yan! Hinto nyo! Kapag hindi nyo nito, mabukto ko kayo! Sige, ako ang bahala. Gagamitin natin ang alas. Malagas yung dalawang tao ko. Pinto tayo. Sir, anong problema natin, sir? Pare, police brutality ang ginagawa mo. Anong pare? Anong police brutality? Muntik mo na kang pinatay? Police brutality? Hindi nyo ba alam na illegal ang tala nyo? Ha? Pare, kegob to. Kegob? Kaya kanino? Sa presinto na kayo magpaliwanag. Tignan ko kung paano umikot ang tumbong mo. Pag nalaman ni Gobto, bukas, mawawala asim mo. Asim? Asim? Silat! Nagpakilala na sa'yo. Tinuluyan mo pa. Sir, wala naman sa memo nyo na kapag nagpakilala sa amin, hindi namin uulihin. Sinabi na sa yung kay Gobernador yun eh. Ngayon ko lang nalaman, sir, na ang Gobernador ay may karapatang kumalbon bundok at hindi dapat huliin ng sino man nagpapatubad ng batas. Abelardo, baka nakakalimutan mo akong hepe mo. Hindi ko nakakalimutan yon, sir. Pero ano bang klaseng batas meron tayo? Bakit kapag mataas na tao ang kasangkot, bakit para tayo pang mali? Wala na ba tayong karapatang tumablaman lang kahit sa katuwiran? Hindi ko inaalis siya yung maging tapat ka sa tungkulin. Pero dapat may inilagang ka at kikilalanin. Sorry, sir. Pero alam kong alam nyo rin. Kaya may piring sa mata ang simbolo ng katarungan para sa tuwid na hatol. Mayor, hindi ko akalain na dito pala sa lugar mo, walang kinikilate sa mga pulis. Kulang kaya ta sa briefing. Ang dapat, ang kasangga, hindi tinatalo. Nahihiya ako sa inyo, Governor. Pinapangako kong hindi na mauulit ito. Dapat lang. Dahil sa susunod. Epe, halika. Upo ka. Governor, humihingi ko kami ng pamanhin, pero makakaasa kayo. Nadidisiplinahin ko si Abelardo at ang mga kasama niya. Aasahan ko yan, Epe. Mahabang kasaysayan yan. Yung bang... Hoy, ano? Eh, hindi na paris ang utot mo. Sarento, Abelardo. Hindi ka pa ba luluod para sumampalataya sa mga sinasabi namin? Ha? Hindi ako lumuluod sa demonyo. Ganun, ha? Tama na! Sige, paputokin mo ng sumabog na utak mo. Tama na yan! Talaga palang matapang ka, Abelantado. Gob, hindi ho Abelantado. Abelardo ho. Lucas Abelardo ang pangalan ko. Kay Abelardo, kay Abelantado, kay Gallardo. Pare-pareho lang yan. Magpasalamat ka. At maraming tao. Sa kagaspangan mong yan.
Dapat sinibak ko niya mukha mo. Salamat naman, Gob. Nahiya kayo. Pero konti lang yan. Mahiya kayo sa lahat ng taong bumoto sa inyo para tigilan nyo na ang pagkalubos sa bundok na kayo lang nagtatamasa. Marami ang naghihirap. Kapag nangyari dito sa San Antonio, ang tulad sa Ormo, bitayin ka man, kulang pa ang buhay mo sa papatayin mo. Malaswa ang bunga nga mo, eh. Kasing laswa ba ng ginagawa nyo? May batas akong sinusundan. Ang sumusuway ay kalaban ko. Ang sumusunod, kakampi ko. Kung ang lahat ng pulis ay sumusunod sa iyo at nababayaran nyo, ako ang huling pulis na puputol sa sungay mo. Welcome ka, iyo. Pero titiyaking ko sa iyo, naluluhod ka at luluha sa batas ko. Masyado ka kasing tapat sa serbisyo mo, eh. Tingnan mo, pati yung gobernador na kalaban mo. Mabuti kong suportahan ka ng hepe mo. Pati ba naman ikaw, Bilina, gusto mo akong maging marumi? May suporto man o wala, ginagampanan ko lang ang tungkulin ko. Tungkulin na kung tungkulin. Pero sana pipiliin mo rin ang kakalabanin. Ang sinasabi ko'y para rin sa atin. Baka dumating ang araw, mawala ka, madamay pa kami ng anak mo. Itay? Tama ka naman. Basta mali, dapat hulihin. Pagpasyensyaan mo na lang si Inay. Tama naman ang nanay mo, eh. Sir, nakita ko sila, pero hindi ko kilala. Isa lang ang dapat mong gawin. Mag-ingat ka. Baka pati pamilya mo ay damay nila. Salamat, sir. Huwag ka lang pumasok bukas. Gawin mo na lang muna itong bahay mo. Ako na ang bahala sa imbestigasyon. Thank you, sir. Bihis. Sir. Sir, kung sakali, maging pantay kaya ang kamay ng batas? Makahulugan ang tanong mo, Sargento. Bakit? May alam ko bang baloktot na itinuwid ko? O tuwid na binaloktot ko? Sir, naninibago lang siguro ako. Kilala mo ako, Bilardo. Hindi ako hunyangong pabago-bago ng kulay. Sinampulan ko na siya kagabi. Siguro naman, matadala na siya, Governor. Hindi lang madala. Gusto ko mawala na siya rito sa San Antonio. Gusto kong malaman niya na pader ang nakabangga niya. Na hindi kayang lundagin ng isang galising asong katulad niya. Papa?
Gawin mong mabilis yung pinag-usapan natin kanina. Makakaasa po kayo, sir. Papakala ko ba pupunta tayo sa Maynila para sunduin si Mama? Siya nga pala. Munti ko na makalimutan, ha. Ang papa talaga, oh. Masyado makakalimutin. Paano, Colonel? May lakad pa pala kami. Magpapaalam na po ako, sir. Pasensya na ako, Colonel. Okay lang yan, iho. Tutuloy na po ako. Madali ang hinihingi ni Gob. Pero, Mayor, malinis ang record ni Sargento Bilardo. At tapat sa tungkulin. Ang malinis ay dumudumi. At ang marumi lumilinis. Kapag ginagamitan ng utak, Hepe. Pare-pareho lang tayo sabit sa pundilyo ni Governor. Matitiis mo bang matanggal tayo sa posisyon dahil sa mga bugok mo, pulis? Ah, alam mo naman ang batas ni Governor, Hepe. Ang sumusuway, kalaban. Ako na ang bahala, sir. Baka mapahamak ka. Nakita mo naman, sinampulan ka nila kagabi. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Ang tanging kasalanan ko lang ay ang tuwid na pagpapatubad ng batas. Pero Lucas, tusong kalaban si Gobernador. Oo nga, Sarreto. Tama na yan, mga kasama. Nagpunta tayo dito, di ba para magsaya? Oo nga naman. Ano pa nga ba? At ano man ang mangyari, kay Sarreto tayo. Para kay Sarge. Okay, kay Sarreto. Okay. Oh. Hold this. Oh. Pusiin ka, kanina pa yun doon, iniintay ka. Ito talaga si Inocente, oh. Ano Inocente? Ito talaga ako, katila Inocencio. Alam mo namang nag-iisa lang ang puso ko, yun ay para kay Felicidad lamang. Ay. Puro ka Felicidad eh, iniiwan ka na nga nun. Ay, mabuti pa. Hahandugan ko na lang kayo ng isang awit. Yun! Okay! Okay. Okay. Matagal lang kami din nakakarangkata ng matanda. Hoy! Eh, pare, yung walang kamatayang minsan. Diba? Yun! Oh, yun! Yun na! Ganyan, ganyan, oo. Oo na, oo na! Oo na! Isadora, isaksak mo nga yung aking paborito, yung minsan. Sandali. Ang awit kong ito ay para sa inyo, mga kasama. Lalong-lalo na kay Felicidad. Saan ka man naroon, ito'y para sa iyo. Minsan, dumarating sa buhay ko ang kabiguan. Minsan, nagtatanong ako sa aking sarili, anong nangyari sa buhay ko? Minsan, ang pagluha ay di mo mapigilan. Minsan, tinuko mo ang aking pagbabar. Bakit ka sumama sa hapon eh? Hindi pa kita nakakalpit. Ano ka na kapit? Inosente. Oh, inosente ka na naman. Tagal-tagal na natin magkasama. Inosensyo! Oh, sige, siyo. Kung sakaling dumating, bumalik si Felicidad, pakisabi lang, huling habiling ko, mahal na mahal ko siya eh. Tingnan mo to, sir. Iniiwan lang nga ni Felicidad eh. Sumama siya hapon. Eh, yun na nga ang dahilan. Di ko alam kung bakit. Eh, tinatanong pa kung bakit. May lapad ka ba? Oo nga naman. Kailangan ng lapad. Sir. Eh, puro katulis eh. Sir, hindi mo magagawa ng paraan yung lapad. Tanong mo kay Senda. Senda, may lapad ka ba? Eh, yan si Senda, may lapad din yan. Cover! Rick! Oh!
Lakas ang ulo mo. Mabubuhay ka. Hindi ko na ko yan, sir. Pagdan! Okay ba kayo, sir? Okay lang. Sir, isa lang ang tiyak. Ang gumawa nito Abelardo, ay Tony. Huwag kang magbintang. Apat ang patay sa tao ko, sir. Bakit? Natatakot ba kayong sabihin ko na ang gumawa nito ay Tony? Hindi ako natatakot. Ang iniiwas ko lang, magbintang ka ng wala sapat na batayan. Baka pagsisihan mo balang araw. May batayan ako, sir. Anong batayan? Ang taong yan, kung natatandaan nyo, yan ang nahuli ko sa kanyang truck ng troso. Tao yan ni Governor. Tiyak na si Governor ang may gagawin niyan. Huwag mong tiyakin. Hinuli mo si Mario. Kaya may dahilan siya para gantihan ka. Pero, sir... Bernardo, may batas tayo na dapat magpasya. Huwag mong paunahan. Dali sa munisipyo, mga bangkay. Hindi ko gusto ang nangyari. Ang pagkamatay ni Mario at ng kanyang mga tauhan ay sugat na nagnanaknak sa aking dibdib, Colonel. Nakagawa na ako ng paraan, sir. Para mawala dito sa San Antonio ang Abelardo na yan. Hindi lang bastang mawala. Ang gusto ko ay higit siyang mahirapan. Sa iniisip ko, luluhod siyang umiyak sa harapan ko. Masakit naman ang ganti ng katapatan. Imbes karangalan, kabiguan. Wala akong magagawa. Sumusunod lang ako sa order ng nasa taas. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mangyayari ang ganito. Hindi awa ang iniingi ko, sir. Katwiran. Donato! Sir. Bakit ito, sir? Ilock mo nga sa drawer mo yan. Yes, sir. Sarge, Sarento, ano nangyari? Nagkasagutan ba kayo ni Hepe? Bakit, Sarento? May problema ba? Sinuspindi ako ni Hepe ng 6 na buwan. Magaganda ang mga records ninyo. Pero hindi sapat yon para hindi kayo maalis sa serbisyo. Ang gusto kong mangyari, huwag na huwag kayong magsasalita ng anuman laban kay Gobernador. Lalong-lalo na yung nangyaring patayan sa checkpoint. Patrolman Inocencio. Patrolwoman Lukop. Ayokong matulad kayo kay Sargento Abelardo. Sabi ko naman sa'yo, makipaglaro ka na lang. Ayokong masaktan ka eh. Ang ibig mo sabihin? Ang totoo, ay kinararangal kita. Kahit naghihirap lang tayo, alam kong hindi mo kami pinakakain ng anak mo ng nakaw. Tulad ng iba. Thank you.
Sisingsisi siguro si Abelardo sa pagkakasuspindi niya. Abay ko nakipaglaro na lang ba siya kay Gobernador eh. Eh, hindi niya abutin yan. Pati si Hebe, Mayor, kampanteng-kampante. Wala siyang kaalam-alam sa pinaplano ni Colonel Batan. At sa binabala ko. Mabibigla na lang siya. Diyos ko, sinabi mo ang katapatan, ang bungay, katwasayan, at katahimikan. Hindi ako tumututol sa iyong kagustuhan. Ang inihingi ko ay huwag mo kaming pabayaan. Mahal ko ang pamilya ko. Ikaw ang nagbigay. Huwag mo kaming hayaang magkahiwa-hiwalay. Dahil sa malupit na karanasan. At nananalig kami sa iyong kapangyarihan habang kami nabubuhay. Amen. Lucas! Alam mo, ginawa kang ututo ng happy mo eh. Alam naman niyang tama ka, pero sinuspindi ka pa rin niya. Pwede ba, Baldo? Kasama ko lang ang pamilya ko. Saka na tayo mag-usap. Eh, gago pala yan eh. Nakikisimpatsya lang tayo eh. Nang babara pa. Lucas, huwag mo na silang pansinin. Umalis na tayo. Siya nga naman ni Tay. Basta dyan lang kayo, ha? Ha? Mga pare, pwede ba? Bawiin nyo lang ang sinabi nyo. Oh, mga kasama, bawiin daw natin ang sinabi natin. Eh di bawiin! Isa, dalawa, tatlo, gago ka! Galing talaga ni Itay, no, Nay? Ikaw talaga, hangang-hangang ka pa sa tatay mo. Kuha ko lang. Kaya kong palampasin na sinabi nyo.
Pero sa harapan ng pamilya ko, tatablayin ko kayo. Ang galing mo talaga, Tay. Sabi mo, gago tatay ko. Ikaw pala'y gago eh. Ay! Magandang gabi ho, Hepe. Magandang gabi naman. Magandang gabi ho. Magandang gabi ho, Hepe. Maupo ka. Hepe. Ano, Baldo? Ano ba nangyari? Napaawi kami, Hepe. Akalain mo ba naman ito si Sargento Lucas Abelardo? Ipinamalitan niya na binayaran ka raw ni Gobernador. Kaya mo siya sinuspindi ba? Hindi kami naniwala. Kaya inupakan namin siya, di ba? Totoo yun, Hepe. Hindi magagawa ni Lucas yun. Totoong tao siya. Mabait at hindi marunong manira ng kapwa. Abay, gaga pala ito eh. Hoy! Kami nakipag-awin, hindi ka, ha? Oo nga naman, Maria. Sige na, Maria. Asikasuhin mo na ibang customer mo. Oo, Hepe. Sira ulo pala nito. Pakialam yara. Nanggulo ka raw sa palengke. Ginamit mo pangalan ko. Mali ang balitang nakarating sa inyo. Hindi ako nanggulo at hindi ko ginamit ang pangalan nyo. Tama na ang pangangatwiran mo. Sa ikabubuti mo, umalis ka na sa bayang ito. Isama mo ang pamilya mo. Mahal ko ang San Antonio at hindi ko magagawa ang sinasabi nyo. Ang sinasabi ko, para sa kapakanan mo. Ang kapakanan na San Antonio ang iniintindi ko. Matapang ka, Abelardo. Sinasabi ko ay katwiran, sir. Hindi katapangan. Kapag dumumi ang pangalan ko sa kakagamit mo, ako ang tutumba sa'yo. Bilang tao mo, hindi ko inaasahan na ganyang kalit ang tingin nyo sa akin. Iginagalang ko pa naman kayo. At inaasahan ko na sa oras na aking kagipitan, kayo lang malalapitan ko. Dapat sana ipagtanggol nyo ko. Tulad ng gagawin ko. Kapag naipapatay sa inyo, ako munang mauuna bago kayo. Sayang ang paggalang ko sa inyo, Hepe. Umalis ka na, Abelardo. Bago ko butasin ang bala ang ulo mo. Sige, Epe. Iputok mo. Para kumalat ang utak ko sa mesa mo. Para malaman mong may isa kang pulis na tulad ko. Iputok mo! Madilim ang sikat ng araw para sa akin ngayon. Pero patuloy pa rin itong sumisikat. Kapag sa akin tumapat ang liwanag, uusigin kita, Hepe. Sir, excuse me ho. Nag-away ba kayo ni Sargento Abelardo? Hindi. Ituloy mo na ang ginagawa mo. Yes, sir. Inay? Inay, wala pa ba si Itay? Wala pa. Pinatawag siya ng hepe. Mukhang nagkatagalan sa pag-uusap. Mabuti pa kaya sunduin ko na si Itay? Mabuti pa nga. Para sabay na tayo maghapunan. Opo, sige po. Dalian mo lang, ha? Opo. Sir. Gabi na, hindi pa ba kayo uuwi? Sige na, mauna ka na. May gagawin pa ako. Sige ho, sir. Maria, oh. Bigyan mo ako 5 beer. Teka, sandali lang. May problema ka ba? Wala. Gusto ko lang uminom. Lisa, bigyan mo nga siya ng 5 boteng beer. Oh, Lucas, ba't malungkot ka? Ano ba nangyari? Hindi ka naman dating ganyan, ah.
Naninibago ako sa'yo eh. Pwede ba, Maria? Gusto ko lang magpag-isa. Balo. Ilan ang pulis sa loob? Anim. Ating ba lahat yun? Oo. Kargada. May iwakin tatlo rito. Poldo, sumama ka. Bakang itay ko. Dapat sana ipagtanggol niyo ko. Tulad ng gagawin ko. Kapag may papatay sa inyo, ako munang mauuna bago kayo. Sayang ang paggalang ko sa inyo, Hepe. Magandang gabi, Hepe. Baldo, Poldo, kayo pala. Halika. Eh, may pinabibigay ko si Mayor. Ano yun? Eto ho. Mabait si Hepe sa'yo. At malamang, nasulsulan lang yun ng mga bodyguard ni Mayor. Huwag mo na siyang pagtanggol. Wala ba siyang isip? Wala ba siyang puso? Para tumimbang ng tama o mali? Tama na. Gabi na eh, tsaka lasing ka na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Paldo, bakit? Huwag kang makilap! Baldo, tama na ka ba? Huwag kang makiyas, sabi! Tama kayo kay Lucas! Hey, Lumi! Tiyan ka daw! Tiyan ka! Sige! Putok mo! Huwag! Hindi sa kami muna kasalalay ang buhay ni Lucas. Pag binuhay mo ako, pagsisihan mo, talaga ipuputok ko ito! Kahit kailan, hindi tatayo balaybo ko sa'yo! Tandaan mo, Maria. Wala ka nakita. Kung hindi, mawawala ka sa San Antonio. Sir, tinitiyak ng mga tao ni Mayor na kayong pumatay kay Hepe. Balitang balita na sa buong bayan. Buti pa, Sarhento. Makipag-arreglo ka na lang kay Gobernador. Alam mo naman ako, Inocencio. Kapag tuwid ako, tinatayuan ko. Pero, Sarhento, ang nakataya dyan, ang pamilya mo. Oo nga naman, sir. Balang araw, pagpatay na ako, malalaman niyo ang tungkulin ng isang pulis. Salamat sa dalaw niyo. Senda, si Lucas. Nardona. Itay. Abili na, pwede ba? Huwag kang umiyak. Hindi ko na kaya, Lucas eh. Masakit na loob ko. Parang sasabog na ang dibdib ko, Lucas. Hindi ko na kaya.
Abelina, pwede ba huwag kang umiyak? Hindi ko gusto makita kang ganito, Lucas. Hindi ko gusto. Abelina, alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Alam ko rin, Itay. Nakita niyo kung sino pumatay kay Hebe. Opo, ha? Itay. Sino, anak? Sino, anak? Kitang-kita ko, Itay. Si Baldo. Siya ang bumaril kay Hepe. Kasama rin niya si Poldo. Anak, pakinggan mo ako. Kahit anong mangyari, huwag na huwag mong sasabihin to kahit kanino, ha? Dahil pag may nakaalam, madadamay kayo ng nanay mo. Ha? Opo. Kung hindi niya sasabihin, paano ka makakalaya? Belina, kaya kong tiisin. Huwag lang kayong madamay ni Naruto. Anak. Hoy, tama na yan. Bilisan nyo! Sige, lumaki na kayo. May dala akong mga damit. Ako na bahala dyan! Sige na. Sige na. Sige na, anak. Sige na, Belina. Sige na. Itay? Bahala na ako. Sige na. Tama na yan! Halina kayo! Lucas! Lucas! Pero Mayor, bilang tauhan din niya, karapatan din namin dalawin siya. Basta ayokong dinadalaw niyo siya. Bilang mayor ng bayan ito, karapatan ko rin na pigilan kayo. Pero, Mayor, huwag ka munang sumagot. Nagsasalita pa ako. Bastos ka. Alam niyo bang kaya ko kayong tanggalin sa pwesto kapag sinuway niyo ako? Tandaan niyo yan. Dahil hindi na kumuulit sa salita ko. Tandaan niyo! Opo, Mayor. Opo, Mayor. Magandang gabi, Opo. Magandang gabi, Governor. Basta ka, Mayor. Siya nga pala, ang may bahay ni Captain Pading Lazaro. Ah, Mrs. Lazaro. Nakikiramay po ako sa inyo. Salamat po. Kawawang Hepe. Dahil lamang sa isang mapusok na Sarhento Belardo. Nakikiramay ako sa iyo, Mrs. Lazaro. Salamat po, Gobernador. Tanggapin niyo ito. Huwag kayo mag-alala at tutulungan ko kayo. Salamat po. Kayo lang po maaasahan namin. Mayor, gusto ko maging mabilis ang pagsasakdal kay Sarhento Belardo. Gusto ko malaman ng mamamayan na ang gobyerno'y walang kinikilingan. Kahit na sino. Inang saksi, ang sabi mo nang mangyari ang krimen, ay naroon ka at kitang-kita mo ang mga pangyayari. Maaari bang isalaysay mo sa hukumang ito kung papano? Opo. Nang gabing mangyari ang krimen, magkasama po kami ni Captain Lazaro sa opisina niya. May in-overtime ho ako. Tinawag ako ng pangangailangan, pumasok ako sa banyo. Lalabas na ho sana ako nang pumasok ang nasasakdal. May hawak ho siyang barel. Natakot nga ho ako eh. Kaya sumilip ako sa siwang ng pinto. At kitang-kita ko, nang pagbabarili ni Sergeant Abelardo, si Captain Pading Lazaro. Mabuti na lang ho, at may dumating ng mga pulis, kaya nahuli siya. Sinungaling! Hindi totoo yan! Hindi totoo ang sinasabi mo! Isa kang saksing sinungaling! Ubod ka na sinungaling! Order in the court! Papatay kita! Itay! 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 Huwag niyo sasakdal! Order in the court! Kilala mo ba ng personal ang nasasakdal at ang biktima? Opo. Kung ganon,
Alam mo kung paano humawak ng baril si Sergeant Abelardo at kung paano siya magpaputok. Alam ko po. Kagalang-galang na hukom. Ito po ang Exhibit A. Pwede po bang pahawakan sa testigo? Thank you, Your Honor. Narito ang baril. Maaari bang tumayo ka? At ipakita mo sa hukumang ito kung paano binaril ng nasa sakdal ang biktima. Maaari po. Ganito po siya kung humawak ng baril. At ganito po siya kung pumutok. Hindi ba't kaliwa siya kung humawak ng baril? At ang pinakita mo sa hukumang ito ay pawang kasinungalingan lamang. Hindi ba? Alam mo ba na ang saksing sinungaling? Ang siyang nahatulan at nakukulong? Alam mo ba yon? Talaga pong kanan siya kung bumaril. Yun lang po kagalang-galang na hukom. Bago napatay si Kapitan Lazaro, hindi ba't nagkaroon kayo ng alitan, Sargento Abelardo? Hindi ho alitan. Nagkasagutan lang kami dahil sa trabaho. Oh, I'm sorry. Nagkasagutan. Kaya naman, nagalit ka. Nanggulo ka sa palengke. At ang ginawa mo'y ginamit mong kanyang pangalan. Ako ang ginulo. At hindi ko ginamit ang pangalan niya. Yun ang dahilan. Kaya ka naman tinutukan, hindi ba? Opo. At sinabi niya sa'yo, namalis ka sa bayang ito ng San Antonio, sapagkat bago mo sirain ang kanyang pangalan, ay siya ang papatay sa'yo! Hindi ba't yan ang dahilan kung bakit mo siya binaril? Hindi ko siya binaril. At hindi ko magagawa, Superior, kung sinasabi niyo sa'kin. Maliwanag kagalang-galang na hukom na walang ibang dahilan. Isa ang motibo kung bakit pinatay si Kapitan Lazaro. Sapagkat ang dahilan ay paghihigante! Objection, Your Honor. Tutulak ko sa salitang paghihigante. Sapagkat ang salitang paghihigante, paniniyak at panunurol na ang aking kliyente sa pumatay kay Kapitan Lazaro. Yan lamang dahilan! Paghihigante! Sapagkat si Kapitan Lazaro ang kauli-hulang nakausap ni Sargento bago siya pinatay! Kagalang-galang na hukom! Order in the court. Objection overruled. Magpatuloy ang taga-usig. Naghihintay na sagot mo ang hukumang ito! Paano ko siya mapapatay? Samantalang ng araw na yon, sinuspindi niya ako. Kinuha niya yung baril ko at ang mga bala ko. Kinuha sa iyo ang baril mo. Bakit ang mga basyo na ito ay nandito? At bakit ang mga bala ng baril ang pumatay kay Kapitan Lazaro ay nanggaling sa baril na ito na iniwan mo as Exhibit A kagalang-galang na hukom? At gusto mong ang buong bayan ay maniwala sa iyo, pati ng hukumang iyo? Ha! Isang malaking kabaliwan yan. Paano mo mapapasinungalinan yan? Paano pumasok na mag-isa yung bala sa imbaril? Paliwanag mo! Hindi ko alam. Hindi ko yata narinig. Pakilakas nga, Sargento. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kagalang-galang na hukom. Hindi ko alam! Bakit? Sapagkat ang mga sandaling yun na nagahari sa kanyang dibdib ay galit! Buot! Paghihigante dahil aping-api siya, aping-api si Sargento Abelardo. Kaya ang kanyang napagbalingan ng mga sandaling yun ay ang kanyang baril. Ganyan ang ilan sa mga pulis natin ngayon. Kunting diferensya, baril. Init ang ulo, baril. Nakainom na isang serbesa, nagpupulot ng baril. At iyan ang uri ng iyong pagkatao, Sargento Abelardo. Isang uri ng pulis na nagiging batik na sumisira sa iyong mga kapatid, sa iyong tungkulin, na nagwawasak sa isang magandang imahin na binubuo at itinitindig ng mga namumuno sa bayan ng San Antonio. Kaya kung may nananatili pang
sariling bait sa iyong pagkatao. Alang-alang man lamang sa mga nagmamahal sa iyo upang manatili ang paggalang at respeto sa iyo ng mga taong naniniwala pa rin sa iyo. Aminin mo! Hindi ko siya binatay! Hindi akong bumaril sa kanya! Makakagaan sa iyong kaso ito sinasabi ko. Makakagaan! Kaya aminin mo na ikaw ang pumatay. Sabagat habang nasa tungkulin si Kapitan Lazaro, hindi ka maaaring umaseso. Wala akong alam! Kaya aminin hindi mo! Ko siya binatay! Aminin mo! Saan ang batas? Aminin mo! Ikaw ang kriminal! Ikaw! Ikaw ang kriminal! Alang-alang sa iyong anak. Aminin mo! Alang-alang sa iyong asawa. Aminin mo! Kung wala ka man takot sa batas, sa Diyos, nakikita niyang lahat! Bakit hindi mo ipagsigawan na nabigla ka lamang na ikaw ay nag... Hindi ako punay! Na ikaw ay isang kriminal! Hindi ako punay! Pabumulong ka! Alam ko pinap ito! Pinap nyo ako! Sargento. Mayor Lapos! Kayong nalbatan! Kayo! Kayong limang puro bulan! Hindi ginawa ang hukumang ito para pagluruan! Pag nawala ang piling ng katarungan! At bumagsak sa inyo ang timbangan! Susunugin ko kayo ng buhay! Pangalan! Ang dami ko siya sa akin! Hindi ko masisikmura ang ginawa nila kay Lucas. Titistigo ko laban kay Baldot, kay Poldo. Hindi ako tumututol, Maria. Ako man. Pero kung gagawin mo yon, tsak na lalaki lamang ang gulo. Madadamay ka. Oo nga naman. Makukulong si Lucas nang walang kalaban-laban. Matitiis niyo ba siya? Tao niya kayo. At alam niyo tuwid si Lucas. Alam namin yon, pero hindi pa ngayon. Kailan pa? Kung huli na? May pagkakataong gusto mo mambuksan na yung bibig. Walang salitang lumalabas. Maunawaan mo yan balang araw, Maria. Ang karuwagan ay parang kalawang na siyang sumisira sa bakal. At sana, maunawaan yung kahulugan ng sinabi ko. Hindi ko gusto ang kinikilos ni Maria kanina. Hindi ka naman siguro tulingag, Baldo, para hindi mo maintindihan ang sinasabi ko. Naghihintay lang ako ng order, Mayor. Kumikilos ako ng pino at sigurado. Maria! Magandang kami, bayan! Ay, umaga na pala. Pwede pa ba kami uminom dito? Mga hayop kayo! Alam ko kung anong sadya niyo sa akin, pero wala kayong mapapala. Dahil bukas na bukas din, titistigo ko para kay Lucas! Mawawasak na pinanggalingan mo ngayon! Hayop kayo! Mapapatay niyo ako, pero hindi ako matatakot sa inyo! Oh!
na kami! Maria, din naman nila. Ang sabi ni Senda, gusto ni Maria ang tumistigo para sa'yo. Pero hindi niya ito nagawa. Lucas, si Nardo lang makakapagtanggol sa'yo. Siya nga naman po, itay. Hayaan niyo akong tumistigo. Bata ka pa, anak. Bata pa nga ako, itay. Pero alam kong matatalo ka. Anak. Makinig ka mabuti sa akin, ha? Abilin niya. Anak, kahit na tumistigo ka, matatalo rin ako. Ang mabuti pa, umalis na kayo dito sa San Antonio. Lumipat na kayo sa kabilang bayan. Hindi ka namin maiiwan ni Inay. Pero Lucas... Abilin niya, kung makukulong ako, magkikita pa rin naman tayo, eh. Kung makikialam kayo, tiyak na madadamay kayo, mapapatay din kayo. Paano ka? Wala kang kampi kahit isa. Amilina, Nardo, basta sundin niyo ako. Ha? Sundin niyo ako. Sundin niyo ako, ha? Kumusta ka na, Abelardo? Siguro sisingsisi ka na, Noyo. Ikaw pala, Gobernador. Ang tapang naman ng hiya mo. Ikaw ang ugat ng kawalangyahan dito. Kaya nasira buhay ko. Hindi ako. Ikaw ang nag-umpisa ng gulo. Ako lang ang tatapos. Kung ako sa'yo, luluhod na ako at hihingi ng patawad. Alam mo naman, kaya kong baguhin ang hatol sa'yo bukas. Sa Diyos lang ako lumulhod. Hindi ako lumulhod sa masibang buhay ang katulad mo. Uy! Panal na aso! Santong kabayo! Eh, loko pala ito eh. Dito palang tutumbayin ko na to. Colonel! Colonel! Relax! Hindi kita ipapapatay. Mabubulukas sa munti. Gawin mong mabilis, Gobernador. Hindi lahat ng oras ay sa'yo. Pag nakatakas ako dito, magsasama-sama kayo sa impyerno. Huwag kang mainip, Abelardo. Sa ayaw mo at sa gusto mo, ikaw ang mauuling sa impyerno. People of the Philippines versus Sergeant Lucas Abelardo. Case number 4235-1. Promulgation of judgment. Counsel for the defense, are you ready for the promulgation of judgment? Yes, Your Honor. Pagkatapos ng masusing pag-aaral sa mga ebidensyang iniharap sa hukumang ito, ikaw, Sarhento Lucas Abelardo, ay napatunayan nagkasala nang walang pasubaling pagpatay kay Kapitan Lazaro. Dahil dito, ikaw ay hinahatulan ng hukumang ito ng habang buhay na pagkabilanggo. Wala kasalanan ang itay ko! Si Baldo! Si Baldo ang pumatay kay Hepe! Abelina.
Anak! Anak! Hindi pa sinabi ko sa inyo kung ano kayong pumarito. Tsaka napapahamak lang kayo. Mahal ka namin ni Inay. Kaya kami nagpunta rito. Hindi ka namin maiiwan ni Inay. Hindi uman lang kay Inay pagtanggol. Sige! Anda, sumabog na ang tumbong mo! Mga hakim, papatay ko na! Naaawa ko kay Lucas. Kay sakit ng ganti ng katapatan. Alam ko iniisip mo, Senda. Kung papaano ang libing ang mag-ina. Yun nga iniisip ko eh. Di pa alam natin kay Lucas. Eh, paano paraan? Pupunta ako sa munisipyo. Sasabihin ko sa kanya. Alam mo, mamamarka ka sa kanila, Tuason. Baka madamay ka pa. Matyas, tulungan mo naman ako. Pulis ka rin katulad ko. Patay ang pamilya ko. Tulungan mo naman ako. Ikinalulungkot ko, Sarento. Pero wala ako sa posisyon para tulungan ka. Matyas, parang awa mo na. Ayoko madamay. Ang buhay ng pamilya ko. At lalong ayokong matulad sa nangyari sa'yo. Pasensya ka na. Matyas! 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 Iwan ni Inay. Paano ka? Wala kang kampi kahit isa. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan ang mga nahimlay, pag-ukulan natin sila ng huling pamamaala. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanila at tanggapin natin na maluwag sa ating kalooban ang kanilang pagpanaw. Inilipin ang pagkita ko! Gwaja!
ang pagpapala ng Diyos ay baunin ninyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Belina! Nando! Nanda! Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang pangyayari. Parang gusto ko magsisiginawa ko, Governor. Mayor, inaatake ka na naman ng nervyos. Nahatulan na siya. Tapos na ang kaso. Wala na siyang magagawa. Maghapul man siya. Ang mabuti, kunyari, padadala mo siya sa munti. Pero ang totoo, ipapasalvage mo siya sa mga bata mo. Paano si Poldo? Tinuruan mo siyang parang aso, Mayor. Kaya kakatayin ko siyang parang aso. Kundi saan tayo nagbulag-bulagan? Natulungan natin si Sargento. Hindi siya dapat nagkaganon. Natakot kasi tayo kay Mayor eh. Ang mahalaga, nagising na tayo. Pwede na tayong lumaban. Kaya kailangan, subaybayan natin ang bawat kilis ni Mayor. Kaya ihandaan niyo mga gamit niyo. Kapag nakasilip tayo ng pagkakataon, itatakas natin si Sargento Abelardo. Kahit anong mangyari. Mauna ka na, Poldo. Sunduin mo si Colonel Batan at si Judge. Yes, sir. Itsahan nyo ng baril yan. Mag-report ng shootout. Reggie to Blue Moon. Reggie to Blue Moon. Come in, over. Go ahead, Red Sea. Sir, patay na malansang isda. Alisan ang bituka yan at iprito. Sige! Oh, Abelardo! Dadaling ka sa Muntinlupa. Doon sa malaking bahay mo. Mag-iingit ka ron at maraming manyak. Alam mo, baka pag-practice yan tumbong mo. Mayor, sana pinapatay mo na lang ako. Kapag nakasilip ako ng kahit konting butas, papatayin kita, Mayor. Papatayin kita. Sige!
Ang utos ni Mayor, tanggalan ang posa sa Sarhento. Ano, Sarhento? Hindi ka ba magtatanong sa amin? Luluhod para magmakaawa, ha? Hindi na kailangan. Alam ko naman tutuluyan niyo ako, kahit lumood ako. Hinduropot ka talaga! Tanggalan ang posa siyan. Titingnan ko kung hanggang saan ang tapa ng Sarhento yan. Wag! Pabayaan mo makalayo. Paglalaroan muna natin siya. Kung sino man sa atin ang makayari, mamayang gabi, libre ang alak, pulutan at babae. Ha? Cool! Luka! Tumakbo ka na! Kapag nakaligtas ka sa amin, sa'yo na ang buhay mo! Good morning, Piskal. Tony, nakuha na ba niyo pera? Ayos, kahapon pa eh. Akalain mo ba namang sabay na ng anak yung uno at dos? Doon na ubus lahat. Pero lagi tayo may nakahanda kay Tres. Ako nga rin, Mayor eh. Medyo natakot ako sa nangyari. Eh yung si Judge, sa takot, biglang lumipad patungo ng USA. Akala ko nga nagkakabukuhan eh. Nagkakabukuhan? Kaya takot na takot kami. Akalain mo na sa husgado pa nangyari yun, napatay yung asawa ni Lucas saka yung anak. Kayo naman. Alam naman niyo hindi mangyayari yun. Sagot tayo ni Governor. At yan si Lucas, pinatapong ko na at pinitutumba ko. Ay, salamat. Yan ang busy sa buhay ko eh. Masyado kasing nervyoso to, Mayor eh. Sinukas!
Hindi ba sinabi mo nasa banyo ka nung pinatay Giuseppe? Bulahan kang saksi. Diyan ka na rin mamamatay. Lucas, nagkamali pala ako. Hindi pala ikaw. Si Baldo. Huwag na kayong magtago sa mga mesa. Nang hatulan ako, nakangiti kayo para mga tumawang aso. Ngayon, para kayong mga bulating nagtatago sa lupa. Lucas, anong gagawin mo sa amin? Tawarin mo kami! Tawa ka sa amin! Lucas, huwag mo ilagay ang mata sa'yo, kamay! San Antonio! Masdan mo ang punong bayan! Na pinagkatiwalaan natin ang ating mga boto! Inuluklok sa kabangyarihan! Para ugitan ng katwiran! Pero anong ginawa? Dahil sa salapi! Sila ang ugat ng kasamaan dito sa ating bayan! Sila ang uod ng bulok na katarungan! San Antonio! Hatulan niyo sila! Kayo ang bayan! Inyo ang karapatan! Hatulan niyo, San Antonio! Hatulan niyo! Huwag! Huwag niyo sundin! Zilugas! Nababalim siya! Hindi siya banas! Ako ang alkalde dito! Lucas! Abilina, hindi ko mo kayo nakita sa uling sandali. Pero pangako, igaganti ko kayo. Ang ginawa nila sa inyo, pagbabayarin nila ng dugo. Kailangan makuha ang Lucas Abelardong yan. Patay man o buhay. Nasisiguro kong hindi pa siya nakakalayo. In behalf of my men, I give you my guarantee. Within 24 hours, mahuhulog sa ating kamay ang Lucas Abelardong yan. Maraming salamat sa tulong niyo. Ayokong lubusan kayong madamay. Dito na tayo mag-iwahiwalay. Ngayon pang nagising na kami, Lucas. Handa na kaming mamatay at pumatay para sa'yo, Lucas. Kasama mo kami hanggang sa huling sandali. Oo, patay kong patay.
We have located the suspect. Narito siya sa Luma Cemetery, over. Gawin mong lahat ng magagawa mo. Yes, sir. Salamat, ah. Tenga. Lucas, anong kailangan mo? Nasaan si Gobernador? Wala rito si Papa. Nasa Maynila siya. Kausap ang Pangulo. Halugugin ang bahay. Sarge, walang tao. Ang kulit niya, isa may wala rito. Wala rito. Kung wala siya, ikaw ang sasagot sa kasalanan ng ama mo. Mama! Iwan niyo ako! Pag nalaman to ni Papa, papatayin kayo lahat. Tandaan niyo yan! Tandaan mo! Sabihin mo sa asawa mo, kung gusto niyang makita ang buhay ng anak niya, magkita kami sa Barangay Masantol. Huwag ka susunod! Diyan ka na! Sir, sino Lucas? Lucas! Mabuti pa sumuko ka na lang! Mamamatay kayong lahat! Hindi ako susuko, Colonel Batan! Ikaw ang isusunod ko! Don't move! Pero sir, makakalayo sila. Dinadala tayo ni Kyle Batan sa labanan na hindi natin alam. Hindi yung ba narinig? Ang usapan ng taong bayan sa San Antonio, si Gobernador, si Mayor, si Colonel Batan,
ay magkakasabwat sa kawalangyaan. Tayo ay sundalo ng bayan, hindi lang ilang tao lamang. That's an order! Go back to barracks! Sarento, nag-iisa na lang si Colonel Batan. Hindi sumunod yung mga sundalo niya. Hinto mo. Sabi ko sa'yo, dahil sa iyong mga illegal na aktibidad, pati anak mo na damay. Tumigil ka, Rowena. San siya dinala? O ano, ayos na ba pagkakabit ko dyan? Ayos na. Etong pagkain, oh, kumain ka na. Ayoko! Kain ka muna, baka magutom ka. Ayoko sabi, busog pa ako eh. Kung ayaw mong kumain, matulog ka na. Saan? Doon, sa kubo. Meron kong baron, walang lamok. Di tulad dito. Kalimba ako inakagat. Bundok ito, magtiis ka. Ang mga mahihirap, gabi-gabi linalamok. Kung makalamasik mura, kahit bata ka pa, dapat mong malaman na hindi masarap ang kayamanan na kinatas ng iyong ma. Sa mga bundok na ngayon ay kalbo na. Bakit ba galit na galit ka kay Papa? At anong ibig mo sabihin na kinalbo niya ang mga bundok? Timawang yung ama. Sakim sa kayamanan. Di baling mapahamak ang iba. Magkamal lang siya na salapi. Mabait si Papa. Marami siyang natulungan sa bahay ito. Hindi totoo sinasabi mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi kita pinipilit maniwala. Ama mo siya. Natikmang ko na ang pahit na mawala ng asawa at anak. Bukas, matitikman mong mawala ng ama. Bata pa ako. Pero paglaki ko, gagawin ko sa'yo ang gagawin mo sa aking ama. Tanda mo yan! Dalhin sa kubo ang batang yan. Halika!